Minsan nga nagwawala yan. Mm, bakit? Nahihirapan na siya. Masakit kasi, parang masakit na masakit siguro. Sigaw niya sa sakit. Sigaw siya ng sigaw. Masakit po yung buto ko. Mainom ako ng gamot. Tara mo. Kung sumakit siya, matindi. Hindi po ako nakakatulog. Minsan nga po nilalanggam na rin siya. Yung kulang langgam. Yung maliliit, yung masakit mga gat. Yung may diabetes kasi siya. Pwede po bang malaman ano po yung mga tanong po nyo sa isip at puso nyo ngayon? Ano po? Tawag ko bakit po po? Ano po? Buhay mo, nahihirapan lang ako. Nasasaktan lang ako. Hello po! Merry Christmas! Pasko na naman, okay, tunay na nga. Paskong nagdaan, di na ba? Ngayon ay Pasko, tayo ay halan. Ngayon ay Pasko, 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 Pasko na namang muli ang pag-ibig. Pasensya na po, hindi po namin alam yung lyrics. Merry Christmas, Ate Irene. Kumusta po? Nasaan po yung ano nyo? Sino po nagbabantay? Hello po. Sige po, dito na lang po kayo. Ano pong ano, buong pangalan po ni Ate Irene? Irene Payum. Ilan taon na po siya? Ah, pwede po siyang kausapin. Okay. Ate Irene, ilan taon na po kayo? 45 na po. Okay. Kumusta po kayo? Okay lang po. Ano pong sakit ni Ate Irene? Ano yun eh, dati cancer sa matres. Tapos tumalo niya talagang sa buto na. Wala lang mag-aalaga, kaya nandito. Ano pong pangalan? Josepa. Ah, po. Ilan po kayo magkakapatid? Anim. Nasaan po yung asawa niya? Eh, wala na po siyang asawa eh. May anak siyang isa. Nandun sa, ano, sa biyahan niya. Ilan taon na po yung anak niya? 10 taon. 10 taon. Napupuntahan po siya? Minsan ho. Ilan po sa biyahan niya kasi hindi naman niya kaya pagkayan yung nanay niya kasi bata pa. Eh, wala na may ibang tutulong. Mga kapatid ko kasi iba lalaki. Isa babae daw siya yung magkaalaga sa kanya babae. Kaya nandito. Eh matanda na yung nanay ko, 75 na, hindi na kaya alaga. Opo. Walang ibang. Ayun, si Nanay Telma. Nay Telma, sorry. Siya po yung linalapit mo. Opo, siya po. Okay, thank you po, Nay Telma. Okay, linapit po kayo sa akin ni Nanay Telma. Kaya nandito po ako kahit papano. Kaya gusto ko kayo nga mapasaya po. Araw-araw kasi po yung gamot niya, diaper, pang lagay sa mga sugat-sugat. Sugat-sugat. Ito po yung gamot. Hindi na kasi siya nakakatingin. Oo. Nagmanas na po eh, no? Ayun sa likod ng kahit kumalaki na po. Yung beso ba yun? Tanong ko lang po, Ate Irene, ano po sa tingin niyong cause nung ano, bakit po kayo nagkaganyang sakit? Lahi po. Lahi siya. Lahi po, may cancer. Ilan taon po kayo noon nung naramdaman niyo po yung sakit niyo? 2018 nung inumpisa na akong gamutin. Akala ko po bumaling yun sa cancer ko sa matre. Tapos bumalik po pala ito sa buton din po ng paggamot. Okay, cancer po siya sa matres. Naging cancer sa buto. Na, paano po? Naging cancer na po ngayon sa buto kasi po, ano siya, malakad siya sa, palipat-lipat. Meron po palang ganun, tumatalon? Po. Ilan taon na po kayo nakahiga, Ate Irene? 2 taon na. 2 years, ang tagal po eh, no? Kaya, hindi po ganun yung katawan niya. Mataba-taba pa yan dati. May buhok pa siya. Oo, may buhok pa siya. Ngayon, ano, tas butot balat na kasi siya. Doon na siya, doon na pumupunta yung mga. Nadala po namin yan ng hospital, inilala
pinayatan. Hindi na siya ginagamot, hindi na siya sa loob ng ambulansya. Kasi ako yung kasama niya gamitan kapag ano sila. Ah, kapatid po kayo? Dito, kay mga pinitsan ko po sila. Okay. Ito pala yung laging kasakasama din. Pag may kailangan ng ambulansya, tawag ako, tapos kasama ko sila. Nandun lang siya sa loob ng ambulansya. Siya ang pupunta ng hospital para tawagin niya yung doktor. Eh, labandera lang din po siya. Kasama-sama ko po siyang naglalabada. Kaya minsan, ako lang mag-alaga sa kanya. Pagdating niya, siya pa ang mag-ilinis. Yung taon po na nagsimula po yung ano, hindi po naagapan talaga. Minsan no, pinagagamot nila. Ang pansin yun, agapan yung sa matres. Apo. Kaya lang nung napagamot na siya nun eh, nung nagkaganyan, wala nang pera yung kapatid ko. Hindi na siya naipagamot. Okay. So, hanggang sa hindi na po naagapan yung sakit po niya. Nagwawala iyan. Bakit? Nahihirapan na siya. Masakit kasi parang masakit na masakit siguro. Sigaw na siya. Sigaw siya ng sigaw. Sumasakit po yung buto ko. May inuman ko ng gamot. Kung sumakit siya, matindi. Hindi po ako nakakatulog. Minsan nga po nilalanggam na rin siya. Ulang langgam. Minsan maliliit yung masakit ng langgam. Yung may diabetes kasi siya. Iwasan niyo na po uminom ng mga bawal. Ate Erin, no? Nakakain po ba yung bawal minsan? Hindi naman po, hindi nalang pinipigyan ng kapatid. Okay. Ate Erin? Po. Pwede po bang malaman ano po yung mga tanong po nyo sa isip at puso nyo ngayon? Ano po? Sabi ko bakit ka po? Ano po? Yung nahihirapan lang ako. Nasasaktan lang ako. Masagot. Sobrang masakit yung magkalmasin ko. Itong baso ko. Laban tayo, Ate Erin. Oo. Nandiyan po yung ating Diyos, no? Bakit po napanghihinaan na po kayo ng loob? Opo. Sumandakit sabi niya, sana mamatay na siya. Kuhin na daw siya ni Lord dahil nahihirapan na siya. Eh, wala naman akong magawa dahil hindi naman ako nakakaramdam ng sakit na. Sa gamot na lang. Minsan kasi hindi tumatalag yung gamot. Matagal bago tumalag. Kaya iiyak na lang siya doon. Eh, wala naman kami magawa. Pagpalakas mo ng loob sa kapatid niyo? Tibayan lang niyang loob niya. Laging manalangin. Para maibusan man lang yung sakit na nararamdaman niya. Hindi ko alam kung may pag-asa pa eh. Andiyan po yung ating Diyos. Huwag po tayong mapanginaan ng loob. Hinaharang po sabi ko mag-aasala ng palagi paggabi. Minsan po ba napapatanong po kayo sa ating Diyos, Ate Irene? Sabi ko po sa kanya nung una sa palagi namin, sabi ko na lang ako nagpunta. Kaya ko parang pag sobrang sakit na. Sabi ko tama na naman sana dahil matagal na po ito eh. May tutuyot na ako, nahihirapan ako, medyo sumatagal, lalo po sumalakit. Pag sakit na talaga, ayoko na talaga. Ate Erin, ano po yung wish niyo itong darating po na Pasko? Totoo po, gusto ko po talaga lumakas. Gusto ko po kasama mo, anak. Mapapapalimis ako magkaroon ng pagkakataon ba? Natry nyo na po lumapit sa inyo pong mayor, sa inyo pong sumasakop po sa inyo? Hindi pa ako dito. Ba't di nyo po itry na humingi ng tulong, Nay? Okay. Hindi ko na ako kasi maasikasi. Nagtatrabaho din ako kasi naglalabahan na ako eh. Ano po? Eh, pag-uwi ko, asikasi. Sino po yung pwedeng mag-asikasa sa kanya? Sa mga ganun? Eh, yung nanay ko matanda na. Yung mga kapatid ko kasi mga busy din sa trabaho eh. Talaga wala ko kasing ibang kamag-anak na ano.
bago po umabot doon, yung 2 years po, yung paglapit sa mga dapat lapitan po. Dati yun, nakalapit na po kami sa DSWD. Mm. Nakakuha kami kaunting tulong. Kaya nung kulang na kulang pa rin dahil yung malaki yung talagang gagastusin sa gamutan niya. Saka tinapat na rin mo yata siya ng doktor na ano. Ano po sabi ng doktor? Parang wala na yata. Gusto niya ako sana magpagamot. Kaya lang umiilim na yung doktor eh. Sino po yung doktor? Parang hindi daw po ito kaya kasi daw po dapat daw naagap pa. Dapat po nagpapacheck up ako nung every 3 months. Hindi ko po yung nagawa. Tapos nalagpunta na po ako dyan. Yung hirap na po ako lumakad. Hanggang sa inabot po ako ng pandemic nga po, lockdown. Hindi na po makabiyahe. Kaya po, dito na po ako. Tapos na nag-aaskasa naman po kami, yung kapatid ko sa akin. Kailangan mo nung magbantay sa ospital. Hindi po niya magsaalang-alang yung mga ano nga po dahil yung virus nga po doon. Wala po magbabantay sa akin. Wala po kasi yung magbabantay sa ospital eh. Ako may mga apo at anak din ako dito. Inaano ko kung ako naman ang magkaroon ng COVID. Baka mauna pa ako sa kanya. Hindi naman mo namin siyempre siya maiwanan din doon. Kasi siyempre nakakaawa naman. Baka mamaya anuin lang siya doon. Kaya inuwi na rin namin. Pabalik, ilang beses kami pabalik-balik doon. Kasama rin namin siya pag-uwi. Pagpunta doon, kasama rin namin uli. Bali, nilagyan na po ko ng catheter doon sa ospital. Tapos pinapauwi na din po ako. Sabi din sa akin ng doktor na umuwi na daw ako dahil mahahawa lang daw ako doon ng virus. Saan tayo nagpunta, te? Galing po kami sa East Avenue. Yung ambulansya po, meron din po ibang paggamutan na dinaanan pero ayaw po talaga akong tanggapin. Kaya po, isa na rin po dahilan yung mahirap nga po magpagamot sa ospital dahil hindi nga po tinatanggap. Kaya po lalong pagpabayaan. Kasi po ito lang pong bumagsak ang katawan ko. Ito lang po February. Talagang matindi na po yung sakit. Tuloy-tuloy po yan hanggang ngayon. Tuloy-tuloy din yung pangangayat ko. Ate Erin, gusto kong linawin yung sakit po nyo. Ang sakit po nyo, cancer po sa? Sa matres. Pero pinagamot po yun. Ang pag-asa ko po talaga gumaling. Ngayon po, ang sabi po talaga ng doktor, yun daw ay pwedeng umulit. Sa ibang parte naman ng katawan ko, pwedeng lumipat sa baga ko. Ganun. Pero yung lumipat dito sa buto. Sabi po sa akin naman ng doktor doon, pwede daw ako doon magpagamot kung dadalhin ako doon araw-araw, hindi naman po namin kaya. Ate Erin, tanong ko lang po, no? Kumusta po kayo ng mga kapatid niyo? Okay naman po kami dahil sila po tumutulong sa akin sa binibili po ng daya pero yung gamot ko. Nagkaambag-ambag po sila kaya dito lang ako talaga sa kanya na siya po nag-aalam. So okay naman po. Opo. Yung paghingi ho kasi ng tulong, kumari yung sabi ko nga sa mayor, sabi niyo kasi parang wala nga pong oras. Dito so, kasi po, ganito po yan, kaya hindi sila makahingi ng tulong dito. Hindi po kasi sila rito bumoboto. Doon po sila sa Bagong Silang. Okay. Ngayon po, dito sila ngayon lang natira kasi bahay po ito ng ninang ko. Kaya mahirap namang lumapit dyan. Kahit saan pong agency na parang ganun. Pero kapag nanghiram naman ho kami ng ambulansya, nakakahiram naman, nagpapaano naman sila. Tayrin, nandito po ako para magpaabot ng pagmamahal po ng ating Diyos, no? Tingin tayo ng tao, saan si Ate Irene? Pagmamahal ko po yun sa inyo, no? Maagang pamas ko po sa inyo. Kahit paano po ay mabigyan ko po kayo ng ngiti po sa inyo po mga labi, no? Salamat po. Bawal lang mawak ng pera, si Ate na lang po. Thank you, kay Martin. Merry Christmas, Ate Irene. Merry Christmas po. Maraming maraming salamat po sa tulong ko. Mabuti po merong katulad yun na nang arating dito.
Mahal ko po kayo. At mas mahal na mahal po kayo ng ating Diyos. Opo. Maraming salamat po ulit. Maano ko lang po, Ate Irene, ano po yung aral na sa tingin nyo na pwede nyong ma-share sa mga makakapanood po ng kwento po ng buhay nyo? Dapat po may sakit talaga, agapan po talaga. Kasi pag po malala na, mahirap na po yung paggamot. Mahirap talaga pag masakit. Pag masakit talaga, kung masabi talagang hindi ko kaya. Laban lang po tayo. Huwag po tayo mapanginaan ng loob. Ate Irene, nandyan po ang ating Diyos, okay? Opo. Mahal na mahal po tayo. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi, ha? Opo. Pumabati po ako ng Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo. Advance. At sa inyo din po. Opo, Merry Christmas po. So, paano po? Bye-bye po. Ingat po kayo. Opo, bye-bye po. Ingat din po kayo at maraming salamat po sa katulad nyo. Merry Christmas, mga ka-Techram! Laban lang!